Jesus. Let's continue to worship our God. Amen. Praise your name, Jesus. You are our living hope. Come on, church. Can we lift up songs of praise, songs of worship to our God? Let's continue to magnify His name, to exalt His name. That lay between us, how high the mountain I could not climb. In desperation I turned to heaven, come on, and spoke your name into the night. Then through the darkness your loving soar to the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Yes, Lord. Could imagine so great a mercy. What heart could fathom such boundless grace? The God of ages stepped down from glory to wear my sin and bear my shame. The cross. The cross is spoken, I am forgiven. The King of kings calls. Beautiful Savior, beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. Salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Come on, hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. And came the morning that sealed the promise. Your buried body began
come on. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to ring. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Jesus, the host is the victory. You are our living hope, Lord God. Yes, Amen. Amen. God has not only given us hope, but He also gave us the victory through Jesus Christ's finished work on the cross. And we are all called to be more than conquerors in this life that we don't have to go through alone. Because Jesus stands with us in the battle, and the victory is already. You wear the victor's crown. You're my help and my defender. You're my savior and my friend. By your praise I live and breathe to worship you. At the mention of your praise, in your name I will bow down. In your presence fear is silent, for you wear the victor's crown. Let your glory fill this temple. Let your power overflow. By your grace I live and breathe to worship you. Sing hallelujah. Hallelujah. You have overcome. You have overcome. Hallelujah.
Shall we all stand again and palakpakan po natin ang Panginoon. Di po ba? Napakasarap kumanta sa Panginoon. Amen? Amen. Upo na po tayo lahat. Ayan. Kala nyo, kakanta pa po na isa pa. Okay, again, my name is Robert Casareno. I'm one of the volunteer here in Marikina, CCF Marikina. We exist to honor God and make Christ committed followers. Who will make Christ committed followers? And this time, meron po sana ako request. Pwede bang tignan nyo po yung katabi nyo po ngayon this time and batiin nyo siya. Happy Resurrection Day. Yan. Sige na, come on. Gusto rin po namin batiin lahat ng mga nanonood sa atin online. Ayan. Sa Facebook, sa YouTube. Yan. We hope and we pray na next week makasama namin kayo dito po sa ating sanctuary. Okay, no? Nakikita nyo po, no? Ang ganda nung kanta kanina. Sino po yung na-bless? Pwede taas ang amay? Sino po na-bless? Di ba? Buhay ang ating Diyos! Sabi nyo nga, buhay ang ating Diyos! And because God is risen from the dead, meron po tayong hope. Yan. Ano po yung mga struggle natin sa buhay? We have hope because of what Christ did on the cross. Gusto ko po man ang batiin yung mga first-timer natin. Meron po mga first-timer. Sino po nag-invite? Sino po gumawa ng kanyang assignment? Meron po ba tayo? Welcome po. Wala! Taas po ang kamay. Huwag po kayo maya. Pero kung meron man, no, meron po tayong Welcome and Prayer Center. Kung saan pwede po namin kayong makilala ng lubos, may pagdasal, no? Kung meron man kayong mga prayer concern. And of course, gusto kong i-announce din yung ating mga high school and college student. Meron po ba dito? High school and, ayan, meron. Ayan. Bakit? Bakit natin na-announce yan? Sabi dito, Elevate Youth Service will be back from series break this coming April 6.
So pakimarkan nyo po ang inyong calendar. So invite your friends and classmates and join our Elevate Barkada. Okay, sa mga singles po, taas ang kamay ng mga singles. Ayun, no? Ayan, parang ha. Ito pa rin. Ganito pa rin ako. Singles, di ba? We have to be proud that we are singles, di ba? Kasi meron po tayong gagawin ng Panginoon sa buhay natin. On April 6, yan, meron po tayong big comeback na gaganapin po. Please register today and invite your friend and workmates. We hope to see you there. Sa mga singles po, April 6 po, meron po tayong gawain. At dito po sa mga meron pong talent na kumanta, gaya nyo nakita nyo kanina. May talent po sa pagtugtog. Ayan, meron po tayong audition on April 6 at 5 p.m. Opo, sa mga interesado po, pakiscan po yung QR code dito po sa likod sa mga gusto po mag-volunteer, magpakita ng inyong talent. Yan. Please scan the QR code at my back. At pwede rin po kayo makipag-coordinate with Brother Nep Manas or Sara Salcedo for more details. Ayan. Ito naman, ito paborito ko to. Sino dito yung mga merong D group? Yan, yung member ng D group. Ang tagal na, linggo-linggo nating ina-announce yan. Ayan, oh, kamay-kamay. Ay, kamay-kamay, kaway-kaway. sorry. Kaway-kaway, ayan. Tingnan nyo po yung kapatid nyo, yung katabi mo na walang D group ngayon. Baka pwede mo silang i-invite, okay? Weekly, we invited everyone. We would like to invite everyone to join a D group, no? Kung hindi pa po kayo member ng D group, meron po tayong... pwedeng mag-sign up po dyan sa may entrance. Ayan, napapaus ako. Ayan, of course. And of course, don't forget to visit our CCF Marikina FB page to stay updated on our events. Please follow our official Facebook page, CCF Marikina. We also have our Big Marikina for Singles. Ayan, nabanggit natin kanina. Elevate Marikina and Elevate Mini Marikina. Facebook pages for our youth. Ayan, let's all pray. Manalangin po tayo. Panginoon, lumalapit po kami sa iyong harapan at nagpapakumbaba, nagpapasalamat Lord sa kabutihan na ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. At ngayon pong araw nito, Panginoon, ay sineselebrate namin ang muli mong pagkabuhay, Panginoon, para sa amin, O God. Salamat, Panginoon, dahil mula pa sa unang panahon na nilikha mo ang mundo, pinakita mo kung gaano mo kami kamahal, Panginoon. Marami pong salamat at pagpalain mo kami. We ask for the Holy Spirit to move in each one of us, Lord Jesus, as we listen to your word this afternoon. We thank you, God, and this is our prayer in Jesus' name. Amen. Are you looking for a kind of love that brings hope and a future to look forward to? Today, let's celebrate the greatest act of love and hope the world has ever known. The victory of Jesus through His resurrection. Brother and sisters, let's welcome our brother, Brother Jason Mangimot. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ni Kuya Jason. Happy Resurrection Sunday, Church! Ayan! So, good afternoon po to everyone. Masaya akong makita kayo. Pero tinitinok ko yung mga mukha niyo, mukha bang masaya sa Resurrection Sunday? Okay, can you just again look at the person around you? Bigyan niyo po, pakitaan niyo po, ng ngiting wagi. Because Jesus is alive. Sige nga po, yung ngiting wagi, no, yung kitang-kita na, ay, buhay si Jesus sa buhay nung katabi ko, di ba? Okay, so welcome everyone. So if it's your first time here, sobrang masaya kaming makasama kayo. And once again, I'm Jason po, and I'm one of your servant leaders here in CCF Marikina. Ayan. So, we're still on the series ng Love Rediscovered. So, ayan po yung pinag-uusapan natin for the past Sundays. And last Sunday, pinag-uusapan natin is that love is a person. Okay, love is a person. We've learned that si Jesus, He pursues us. Na-feel niyo po ba yun na pinupursue kayo ni Jesus na kahit ayaw mong pumunta ngayon, ang sarap sana matulog sa bahay. Kaso mainit, walang aircon. So pumunta ka na lang dito. Hindi, joke lang. Okay? Ayan. So, di ba? Yung parang Jesus is pursuing us. The fact that you're here, nakapunta ka dito kahit ang hirap, tamad na tamad siguro pumunta yung iba. Pero the fact that you're here, I believe Jesus is pursuing you. Tama po ba? Pangalawa, we've learned that Jesus proclaims the truth. So, sinasabi ni Jesus kung ano yung katotohanan. And last, Jesus personified love. Si Jesus, yung pinakamagandang expression ng pagmamahal ng God the Father sa ating lahat. Okay? So, this time, we're gonna talk about something different. Sabi ka ni Brother Robert, di ba? Yung love na nagdadala ng pag-asa. Love that brings hope. Now, looking at this picture, kita niyo po ba yung mukha nila? Yung mga smiles nila? Nakangiti ba sila?
Although malabo yung picture, pero you can see the smiles on their faces. Sobrang, ayan po yung mga ngiting wagi. Diba? Pero who would have thought na bago mangyari yung ngiting yan, grabe po yung pinagdaanan ng mga taong to. Itong mga taong to, kung tutuusin, wala na silang pag-asa. Sila na yung mga tao, klase ng tao na hopeless na. Sa sitwasyon na pinagdaanan nila, you get to realize, parang kung ako'y nasa lagay nila, parang ang hopeless talaga. Wala nang kapag-asa. Bakit? Ito yung pinagdaanan nila. So, kung naalala nyo, during our elementary days, di ba, yung Bataan Death March. So, imagine yung nilakad nila from dito sa Mariveles. Nag-start sila 78,000 prisoners, mga Japanese prisoners of war to. Naglakad sila, yung mga naka-broken lines na yan, paglalakad yan. Hindi yan naka-tricycle, hindi yan naka-bike. Lahat po yan lakad. So nilakad nila hanggang makarating. Imagine yung Bataan papuntang Pampanga. Nilakad nila, tapos saka lang sila nag-train, pero akala nyo madali yung buhay sa loob ng train na yan. Siksikan sila dyan. Nakatayo lang sila dyan. Yung sobrang isang bagon ng train, siksikan sila. During that travel sa train, marami rin namatay, na-suffocate sa sobrang init, marami rin yung namatay sa kanila hanggang sa makarating sila sa Camp O'Donnell. So from 78,000 prisoners, naging 54,000 na lang sila. But wait, there's more. So kung akala nyo nakarating na sa Camp O'Donnell, okay na ang buhay na, hindi po. Take note, prisoners pa rin sila na mga Japanese. At hindi rin naging madali yung buhay nila as prisoners. So, tinotorture sila. They've experienced yung sobrang gutom, hindi makakain ng maayos, mainit. And yung iba, pag napagdiskitahan ka lang ng Japanese, papatayin ka na lang. So, ganun yung sitwasyon nila. So, if you're on that situation, how would you feel? Feeling hopeless, ano? Lord, kunin mo na ako. Parang ayoko nang pagdaanan lahat ng hirap na to. Kaya you can just imagine yung saya nila nung napalaya sila. So may mga US Army na pumunta, grupo ng US Army, katulong yung mga Filipino guerrillas that time, niligtas sila. Napalaya sila from the Japanese. Kaya you can see yung ngiting wagi talaga sa kanila. So again, pakitingnan nga po yung katabi ninyo ng may ngiting wagi. Sana yung totoong ngiting wagi, no? O kaya kawayan nyo lang na may ngiting wagi. Kasi buhay ang ating Panginoon. Amen po ba doon? Buhay na buhay yung ating Panginoon. So today, ang pag-uusapan natin is about hope. Hope na posible lang. Yung hope na hindi mananakaw sa atin. Yung hope na posible lang dahil sa pagmamahal ng Panginoon. Kaya again, the topic is the love that brings hope. But our one big point, yung gusto ko pag-uwi ninyo, ito yung maalala ninyo. Sige, before that, ito pala, question ko para sa lahat. Ano ba yung source ng hope natin? Saan tayo humuhugot ng pag-asa? Pag may sitwasyon kayong kinakaharap, may difficulties, may challenges, saan kayo humuhugot ng hope? Sa education ba ninyo? O, diba, mga magulang, sinasabi sa anak natin, mga anak, mag-aral kayong mabuti para maganda yung future nyo. Ganun ba sinasabi sa atin? Kahit mga magulang natin, ano, anak, makatapos ka lang ng pag-aaral, okay na ako, masaya na ako, kasi alam ko, secured na yung future mo. Andyan ba sa education, yung hope natin? Or baka naman nasa career, sa mga singles kayo, natatawag mga singles, no? Pag ganito yung career ko, mag-aul na ako ng stable job, sold out na ako for life. Ano yun ba yung source of hope natin? O baka naman nasa family? Well, it's good to have your family with you. Alam mong naka-back up yung pamilya mo palagi sa'yo. Pero, stable ba na source ng pag-asa yung pamilya natin? O kaya naman, ATM. Ah, basta may laman yung ATM ko, basta may laman yung passbook ko, okay na ako for the future. Yung wife ko, makwento ko lang, no, yung wife ko, nung dalaga pa siya, ang mindset niya, dapat palagi siyang merong savings na 100,000. O, di ba? Asawa ko, mag-iint lang mag-ipon eh. Meron siyang savings na 100,000, okay na siya. Pag wala siyang ganung savings, hindi at peace yung heart niya. So, ganun yung mindset niya before. O kaya naman, baka iba sa inyo, masasabi niyo lang, ay, punong-puno ako ng pag-asa pag ganito yung laman ng GCash ko. Magkano yan? Magkano po yan? 15 million ba? Billion po yan, di ba? Pag ganyan ng GCash, sino gusto ng ganyan naman ng GCash? Ayaw nyo? Totoo? Ayaw nyo? Lahat tayo gusto yan, di ba? So pag ganyan yung laman ng GCash mo or ng passbook mo, ay secured na ako hanggat nabubuhay ako sa mundong ibabaw. Pati mga apo ko, secured na. Ganun siguro yung feeling natin. No? Kaya lang, the sad reality is, scam pala.
Diba? Na-scam lang pala tayo. Pinangakuan tayo niya 15 billion, pero scam lang pala. So, di bali ng ganyan laman ng Gcash ko, basta legit. Diba? Di bali ng walang laman yan, basta hindi na-hack, hindi na-hack, legit, okay na ako. Diba? So, kidding aside, our one big point for this afternoon is ito. Pakibasa nga na sabay-sabay. 1, 2, 3, go! With God's love, I have... Pakisigay po na mukhang may pag-asa, no? I have? Yeah, so lahat tayo may pag-asa. So sa hapon na to, gusto ko makita lahat tayo may pag-asa. So pag nakita niyo po yung katabi niyo medyo na nagpe-pray ng mas maaga than usual, nag-message pa tayo, di ba? Habang nagpe-pray na ng maaga, pakita-pick niyo, oy kapatid, we have hope. Buhay si Jesus, parang magising, okay? So wala pong tulugan to, ha? Okay, so going back, pag-usapan natin, no? Can I request everybody to stand? Ito ang memory verse natin for this week. Okay, pakibasa ng sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who according to His great mercy has caused us to be born again to a living hope through the resurrection, to obtain an inheritance, sige po, let's pray. Let's pray. Heavenly Father, salamat po for this time that you granted us to be together and celebrate the resurrection of Jesus Christ, na hindi lang siya basta nabuhay at namatay, pero nabuhay siyang muli, Panginoon. Therefore, meron kaming pag-asa. Dalangin namin na sa hapong ito, habang pinag-aaralan namin yung mga salita mo, Lord, bigyan mo kami ng pag-asa. Pag-asa na meron kaming eternal life with you. Pag-asa na malalagpasan namin anuman ang pagsubok namin. Pag-asa na hindi mananakaw ng kahit na anuman. Pag-asa na stable na mapangahawakan namin hanggat nandito kami sa mundong ibabaw. Salamat po, Panginoon, at I pray manghusap ka sa bawat isa sa amin sa hapong ito. Buksan mo yung puso at isipan namin sa iyong mga salita at ikaw po ang maitaas sa hapong ito. Salamat po, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige, you can take your seats. So going back, ito po yung memory verse natin. Ano? So looking at this verse, may dalawang bagay na binibigay sa atin ng resurrection. So unang-una, we have been born again. At hindi lang basta born again, ano? Born again to a living hope. Buhay na pag-asa, hindi yung patay. Kasi when we talk about hope in the Bible, it means yung hope na hindi yung sana all, hindi ganun, ano? Yung hope na sana ako din may ganyan. Yung hope na pwedeng meron, pwedeng wala. Hindi ganun po yung hope na sinasabi ng Bible. The Bible is talking about hope na sure. Sabi nga sa Hebrews, faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. So hope na kaakibat ng faith, ng pananampalataya. So hope na sure tayo na mangyayari. So yun yung una-una po. Tapos nasabi sa atin, born again tayo to a living hope. Pangalawa, meron daw tayong inheritance. Pag sinabi natin inheritance, meaning pamana. Tama? Ang pamana, in-earn mo ba yon? Pinaghirapan mo ba ang pamana? Yung mga pinamanahan dyan, mga eridero at eridera. Pag sinabi yung pamana, hindi mo pinaghirapan, ibinigay lang sa'yo kasi member ka ng isang pamilya. Okay, so ganun din sasabi ng Bible sa atin na the moment you accepted the Lord Jesus Christ, again, as your Lord and Savior, meron kang inheritance, meron kang pamana. At ang pamana, hindi yung kagaya ng Gcash kanina na pwedeng manakaw sa'yo. Ang sabi dyan, pamana na imperishable, hindi nasisira, undefiled, at hindi mag-fade away. So everything in this world is temporal. Kaya ang hirap ilagay ng pag-asa sa savings. Ang hirap ilagay ng pag-asa sa tao kasi nag-fade away. Pero sabi sa atin dyan, yung pag-asa, yung inheritance na meron tayo, hindi lang dito eh, reserved in heaven for you. So pag wala ka mang pera sa mundong ibabaw ngayon, pero pagdating mo sa langit, ang yayaman natin, mga madam at ano tayo, mga madam at senyor tayo, mga eridero tayo ng Panginoon, di ba? So exciting po yan. Okay, so again, this is our memory verse, but our main text for this afternoon ay nasa 1 Corinthians chapter 15. So, I want to share with you this wonderful quote from yung sikat na si Unknown. So sabi ni Unknown, life with Christ is an endless hope, without Him, a hopeless end. So kung na kay Kristo ka, yung hope mo endless. Hope mo walang ending. Ayun yung sinasabi sa atin ng quote na yan. Pero kung wala kang Kristo sa buhay mo, buong buhay mo hanggang sa huli, wala kang pag-asa. Unstable yung pag-asa mo. Kaya again, the challenge for us this afternoon, ilagay natin yung hope natin in Christ. Okay? So, I want to share with you four things
na ano ba yung ibig sabihin nung resurrection ni Jesus Christ sa atin sa ngayon? Relevant pa ba siya sa atin ngayon? Una-una, from the acronym HOPE, una-una, we have His assurance. Pangalawa, we have overcome sin and death. Pangatlo, we have a purpose. And last, we are empowered or encouraged to serve. So, pakisabi nga ulit, I have hope. 1, 2, 3, go! So, meron po tayo ng apat na yan. So, let's start off with His assurance. So, yun yung unang-unang meron tayo. Anong assurance? Unang-una, that Jesus has resurrected. So, ito yung madalas na kinu-question eh, no? Ng mga skeptics. Talaga bang nabuhay si Jesus Christ? May pruweba ba tayo na nabuhay si Jesus Christ? Ayan yung tinatanong sa atin. Now, before we move any further, sabi sa 1 Corinthians 15, 3-4, "For I delivered to you as of first importance what I also received, that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He was raised on the third day according to the Scriptures." So, yung mga nakahighlight dyan, you will notice tatlong bagay. At itong tatlong bagay na to, ito yung central theme ng gospel. At ito yung pinangahawakan natin. Christ died, He was buried, and raised on the third day. Ayan po basically yung gospel. Ayan yung basically yung gospel. So, unang-una alam natin, nabuhay si Kristo, pinanganak siya as human, and then namatay siya. Now, bakit mahalaga na minimension lagi yung He was buried? Kasi the fact na inilibing yung isang tao, ibig sabihin, namatay siya. Hindi naman tayo naglilibing ng buhay, ano? Hindi mga Pantelia serie na inililibing ng buhay. So, the fact na nilibing si Jesus Christ means namatay siya. Okay? Kaya mahalaga rin yung fact na sinabing buried siya. And then, on the third day, He was raised from the dead. And all of this are according to the Scriptures. So, hindi natin padadaanan yun. But if you look at the entire Old Testament, maraming mention doon, it actually points directly to Jesus. Alright? So, yan yung gospel. And ito yung isa sa pinaniniwalaan natin. Bakit tayo naniniwala? Kasi sabi dyan, nung namatay siya, diba? And on the third day, nabuhay si Jesus. Sabi dyan, after niya mabuhay, He appeared to Cephas, then to the 12, and then nag-appear din siya to more than 500 brethren. Sabay-sabay ba to? Sabay-sabay, diba? Sabi, at one time, most of whom remain, sabi may buhay pa, remain until now, but some have fallen asleep. And then He appeared to James, then to all the apostles, and then He appeared to me also. Meaning si Paul, nag-appear din sa kanya. So, bakit natin nasasabi, ba tayo naniniwala na buhay si Jesus Christ? Because of the eyewitness accounts. Isa to sa mga, on how we defend our faith. Paano yung nasabing buhay si Jesus Christ? Kasi may witness. At tingnan nyo, ilan ba yung witness? Nabibilang nyo ba? O, nagbibilang sila. Okay? Bibilang niyo ba? 500 plus. Kasi 500 brethren at one time. Then si Cephas, si James, the apostles, si Paul. Ang daming witness. So given all that witness, magdududa ka pa bang nabuhay si Jesus Christ? Sila na nakakitang namatay at inilibing, sila din yung nagsabi na nakita nilang nabuhay. Ito, just imagine this, no? Sinasabi kasi ng iba, mga skeptics, talaga bang nabuhay si Jesus Christ? Hindi ba nag-hallucinate lang yung mga tao? O imagination, or gawa, like si Cephas, mga apostles, tagasunod sila ni Jesus eh. Pwede nila sabihin, ah, nakita namin nabuhay siya, pero hindi naman. Pero imagine ito pa lang, 500 sabay-sabay, magsasabi, nakita namin si Jesus. Imagine kayong lahat, ngayong oras na to, nakita nyo namatay si Jesus, tapos after 3 days, nakita nyo yung buhay. Tapos sabihin nyo, nakita namin yung buhay si Jesus. Sasabihin ng mga tagalabas, talaga ba kayong lahat, nag-hallucinate lang kayo? Possible ba yun? Lahat tayo sabay-sabay mag-hallucinate na nakita natin buhay si Jesus. Ang hirap, no? Ang hirap sabihin eh. 500 sabay-sabay at one time nakita si Jesus at sinasabi nila buhay si Jesus. So that's one way paano natin napaniniwalaan na buhay si Jesus kasi may eyewitness accounts. Okay? So, next. Ito, we've studied for the past Sundays na ang Corinthians, sinulat ni Paul kasi may mga issues siyang ina-address. Like immorality, like yung nag-aaway-away, yung mga believers, nagkakaroon ng mga divisions. Ayun yung mga issues na dinideal. But at this point, in 1 Corinthians 15, ito yung issue, yung problem
na gustong i-deal ni Paul sa mga taga-Corinthians or mga Corinthian believers. Sabi diyan, how do some among you say that there is no resurrection of the dead? Kasi since kasama nila yung mga Greek philosophers, may kasama silang matatalino, nai-influence yung ibang believers into thinking, teka, paano mangyayari magkakaroon ng resurrection? Paano, imagine mo, patay na, tapos din nag-dedicate na, di ba? Tingnan nyo katabi nyo kung buhay pa. Buhay pa, gising pa. Okay, nag-dedicate, paano magkakaroon? Paano pag nabuhay, nag-resurrect ulit sa ulit? Saan napupunta yung katawan niya? Edicating na nga, inaagnas na. Siguro yung ganun yung mga thinking ng philosophers. Imposibleng magkaroon ng resurrection kasi nag-dedicate niya eh. Diba? Kaya ang sabi sa kanila ni Paul, paano nyo sinasabi na walang resurrection ng body? At ito yung argument ni Paul. Look, kung walang resurrection ng body, kung walang resurrection of the dead, eh di hindi rin nabuhay si Jesus. Nakita yung argument ni Paul? Kasi kung hindi kayo naniniwala na may nangyaring resurrection, mangyayaring resurrection of the dead, kahit si Jesus hindi mabubuhay, imposible yun na mabuhay siya. At kung hindi nabuhay si Jesus Christ, eh do yung pananampalataya nyo, walang saysay, in vain. Yung sinasabi na in vain, oh, nawala lang sa linya. Pero yung in vain, sabi ng in vain, empty, foolish, void, worthless, amounting to zero. Yung pag-attend nyo ng church, yung pagpunta nyo dito ngayon, pag-attend nyo ng D-group, pag-serve nyo, mga volunteers, yung pag-serve natin, pag-aaral ng Bible, pakikinig sa Word ni God, pagkanta natin ng mga worship songs, lahat yon walang kwenta. Pakisabi nga sa katabi mo, walang kwenta. Hindi ikaw yung walang kwenta. Pero walang kwenta lahat ng ginagawa natin kung hindi nabuhay si Jesus Christ. Ayan yung sinasabi sa atin ni Paul, no? Lahat yun walang saysay. Pero ito pa matindi. Sabi ni Paul, kung hindi nabuhay si Jesus Christ, edi false witnesses kami. Sinungaling kami. Ba't namin sinasabing nabuhay si Jesus kung hindi naman pala siya nabuhay? Ayan yung sinasabi ni Paul. Kaya sabi dyan, pseudo martus or you false witness. Ibig na pseudo fake yung martus martyr. Fake martyrs lang pala kami kung hindi naman pala talaga nabuhay si Jesus Christ. Kaya we praise God kasi alam natin that in fact nabuhay si Jesus. Amen po ba doon? Pakitinaya ulit yung katabi nyo, kita nyo ba nabuhay si Jesus sa kanilang mga itsura ngayon? Kita naman, ano, mukhang buhay na buhay si Jesus. So, yun po yung sinasabi ni Paul dito. No, kung hindi buhay si Jesus, kawawa tayo. Pero again, kahit ganun natin i-defend, kahit ganun natin how much we make up our mind na buhay si Jesus, may iba pa rin talagang hindi naniniwala. Tama po ba? I believe lahat tayo may na-encounter na hindi naniniwalang may Jesus Christ, hindi naniniwalang nabuhay siya. Kagaya nitong si J. Warner Wallace. Si J. Warner Wallace, isa siyang cold case detective. Mga mahilig manood ng mga crime, ako mahilig, kami ng wife ko mahilig kami manood ng mga cold cases. Cold cases meaning mga crime, homicide or murder na nangyari pero after so many years, hindi siya masolve-solve. Hanggang sa turing na siyang cold case. Yun sabi ng cold case. Hindi siya masolve. May iba nga 10 years, 20 years, 30 years, hindi pa nasosolve. Yun yung mga cold case. Ayan yung ginagawa ni J. Warner Wallace. Detective siya, in-investigate niya yung mga cold cases hanggang sa masolve niya. Now, one time, si J. Warner Wallace nag-attend siya ng church. And he heard the pastor saying na si Jesus Christ daw is the smartest man who ever lived. Nung pagkarinig ni J. Warner Wallace noon, parang hindi siya makapaniwala. So, you know what he did? Ang ginawa niya, bumili siya ng Bible to find out more. So, bilang isa siyang detective, ginamit niya yung skills niya para imbestigahan kung totoo ba yung New Testament. Pinag-aralan niya mabuti, hindi lang yung Bible, but even the evidences, the historical evidences, the facts. Kasi detective siya eh. Ang mga detective, hindi niya sasabihin closed ang case kung hindi niya na-prove na totoo, na solid yung evidences. Usually nga, forensic evidences, tapos yung mga eyewitness testimonies, mga accounts, yung lahat yung ginagather nila to come up with a conclusion in solving a case. So, ganun yung ginawa ni J. Warner Wallace. Ginamit niya yung skills niya, and you know what happened? He became a Christ-committed Christian. Naging Christian si J. Warner Wallace kasi na-prove niya na totoo yung lahat ng sinasabi ng Bible. And at 35 years old, he met Jesus Christ, and now he's one of the defenders ng faith. I was looking through him at nakita ko mayroon siyang website, yung Cold Case Christianity. Ang dami niyang mga podcasts about Jesus Christ.
yung mga naging result ng evidences niya, yung mga facts na nakita niya. So he's one of the apologists na ginagamit din ng God ngayon to prove that Jesus is alive, that Jesus is who he claims to be. Alright? So matindi pa dito, sabi ni Timothy Keller naman, so moving to Timothy Keller, sabi niya, kung si Jesus daw nabuhay from the dead, then kailangan natin tanggapin lahat ng sinasabi niya. Kasi hindi natin pwede i-separate eh. Everything in the Bible points to Jesus Christ. Okay, the Old Testament, the New Testament, it talks about Jesus Christ. At kung nabuhay si Jesus from the dead, meaning, totoo lahat ng sinasabi ng Bible. Totoo lahat ng sinasabi niya. Pero kung hindi nabuhay si Jesus Christ, eh, ba't ka pa maniniwala sa sinasabi ng Bible? Ba't ka pa magbabasa ng Bible? Kung di naman pala nabuhay si Jesus Christ. So, sabi ni Timothy Keller, ang issue ay hindi, whether or not gusto mo yung teaching ni Jesus, pero ang issue is, nabuhay ba talaga si Jesus from the dead? Okay, so question, sino dito nagbabasa ng Bible? Taas ng kamay. Well, hold it, hold it. Sino dito yung nakatapos na ng Bible? Kahit once. Yan na ba? Wala na, okay? So, yeah, kung naniniwala tayo that Jesus is alive, that Jesus is, lahat na sinasabi ng Bible ay totoo, we should read our Bibles. Okay? Challenge yan for all of us. So, diretso na natin. Sabi po ni Jesus sa Revelations na to, no? So, when as habang nireveal ng God kay John yung maraming bagay, ito si Jesus, sabi niya, do not be afraid, I am the first and the last and the living one. Take note, ha? I was dead, and behold, I am alive forevermore. So, hindi lang nabuhay si Jesus na nakikita lang natin, pero Jesus is alive forevermore. Wala na talagang death. The moment Jesus Christ resurrected from the dead, ibig sabihin, wala nang death kay Jesus Christ. So, doon magkakaroon ng eternity. Okay, kaya whenever we share the gospel, ito yung pinaniniwalaan natin. You don't just accept Jesus as Lord and Savior, but you have to believe in your heart that God raised Him from the dead. Hindi niya pwedeng i-separate yun, ha? Hindi pwedeng, oh Lord, I accept You as my Lord and Savior, pero sa isip mo, hindi naman nabuhay si Jesus. Hindi pwedeng ganun. Kasama yon ng salvation. Kaya sabi sa Romans 9:10 di ba? We have to believe in our heart that God raised Him from the dead. And from there, we will be saved. Magkakaroon ng salvation if we confess with our mouth that Jesus is Lord and believe in our heart that God raised Him from the dead. So magkasama po yun palagi. So my question to all of us right now, how sure are you that you're going to heaven? So I'll give you a few seconds to think about this. From 1 to 10, gano'n ka kasigurado na you're going to heaven? Now, hindi mo kailangan sabihin sa katabi nyo. Pero pag-isipan natin mabuti, gano'n kayo ka-sure na you're going to heaven? At mayroon tayong konting pop quiz. So everybody look up here. Konting pop quiz tayo. Kung talagang sure kayo mapupunta kayo ng heaven, alin sa formula na ito ang kailangan natin gawin for us to have salvation? Is it A, faith in Jesus plus good works equals salvation? B, faith in Jesus plus nothing from us equals salvation resulting in good works. Ano ang tamang sagot? B? Walang A? Sure na? Sure na, sure na? So tingnan natin tamang sagot, no? It's letter B. Faith in Jesus plus nothing equals salvation. So, hindi mo kailangan paghirapan ang salvation because salvation is freely given to us. Kailangan lang natin tanggapin. It's a free gift from the Lord. And yung good works, resulta lang yan ng salvation natin. So, I hope we're very clear about that, no? Na we have assurance of salvation. Na dapat 10, kung totoong tinanggap mo si Jesus as Lord and Savior and you believed in your heart that God raised Him from the dead, dapat assured tayo of our salvation no matter what happens. Alright? So, ano po yung assurance na meron tayo? That sins are forgiven. Sino po makasalanan dito? O, nakataas din yung kamay ko kasi guilty ako. So, lahat tayo, for all have sinned and fallen short in the glory of God. So, pangalawang assurance na pinangahawakan natin, yung mga kasalanan natin, forgiven na yan.
pinatawad na ng Lord yan. Going back sa argument ni Paul, sabi ni Paul, kung hindi na-raise from the dead yung mga, kung walang resurrection of the dead, kahit si Christ hindi na-raise from the dead, yung faith natin worthless, and we are still in our sins. Kasi kung hindi nabuhay si Jesus, edi andun pa rin yung kasalanan, hindi pa rin bayad yung kasalanan natin. Okay, kaya baliktarin natin, kung baliktarin natin yung sinasabi ni Paul, kung nabuhay si Jesus Christ, edi wala na tayong kasalanan, wala na tayo sa kasalanan. Yun yung sinasabi dyan, pag binaliktad mo. Pero kung hindi nabuhay si Jesus, edi hanggang ngayon, nabubuhay pa rin tayo na punong-puno ng kasalanan. Andyan pa rin yung bakas ng kasalanan sa atin kung hindi nabuhay si Jesus. So, yun lang yung sinasabi sa atin ni Paul. Okay. Ito pa, sabi sa Romans 4:25, He who was delivered, this is Jesus Christ, over because of our transgressions. Transgressions meaning sin. Dahil si Jesus, dinala sa cross, namatay sa cross for our sins, at na-raise siya for our justification. Take note, two things. Pinako siya sa krus na matay dahil sa ating mga kasalanan. Nabuhay siya para magkaroon ng justification. So again, namatay para bayaran, i-wash away yung sins. Nabuhay para ma-justify tayo. So ibig sabihin, yung mga kasalanan natin, past, present, and future, it's already forgiven. Pakisabi nga sa sarili mo, pinatawad na ako ng Diyos. I'm forgiven. So we have that assurance. Dahil nabuhay si Jesus Christ, napatawad na yung ating mga kasalanan. Ayan, napakagandang pangako sa atin ng Panginoon. So the fact that Jesus, okay, was raised, ipinakita lang na yung justice na hinihingi ni God has been satisfied. Kasi kung hindi nabuhay nga si Jesus, eh di sabihin, hindi pa rin nababayaran yung kasalanan natin. Kaya nga nila ginagawa yung atonement, di ba? Every year, nagsasacrifice sila to God ng unblemished lamb, di ba? Ng lamb na walang kapintasan, kasi parang pambayad sa kasalanan. Kung hindi nabuhay si Jesus Christ, edi hanggang ngayon, nag-o-offer pa rin tayo ng mga unblemished lamb. Pero dahil nga namatay at nabuhay si Jesus Christ, satisfied na yung conditions ni God for our sins. And Jesus, once again, paid the full price for our sins, and He was released from the dead. He was released from death. His resurrection also makes it possible for Christ's righteousness to be credited to our account as well. Kaya ang tawag sa atin, hindi righteous. Ang tawag sa atin, made righteous. Ginawa tayong matuwid. Yung righteousness ni Jesus Christ, ang term nito, imputed, ipinasa sa atin yung righteousness ni Jesus Christ. Kaya once again, our sins are forgiven. Pakitapik nga yung katabi mo, sabihin mo, pinatawad tayo ng Panginoon. Yeah, pinatawad na tayo sa ating mga kasalanan. So aside from our sins are forgiven, meron tayong glorious future. Ito yung nakaka-excite na part. Diba? Sabi nga, papunta na tayo sa exciting part. Exciting part dito, meron tayong glorious future with God. Diba? Sabi, going back to the verse, sabi doon, so in Christ, all will be made alive. So lahat tayo mabubuhay. At sa Ephesians 2:4-6, sabi doon, even when we are dead. Sabihin, patay na tayo, no? Dahil sa ating mga kasalanan, patay na talaga tayo dapat eh. Kumbaga, buhay man tayo sa lupang ibabaw, pero ang soul natin, ang eternity natin, eternal death. Yun ang ending natin because of our wrongdoings. Pero dahil kay Jesus Christ, He made us alive. Okay, dahil nabuhay si Jesus Christ, He was resurrected from the dead, we are made alive together with Christ and raised us up with Him. Okay, so dito sa mundong ibabaw, feeling natin, ay, parang out of shape na ako. Dati, Coca-Cola yung katawan ko, ngayon naging 2 liters na. naging galon na yung katawan ko. Dati, Coca-Cola, ngayon galon na. Okay, hindi ka happy sa katawan mo. Ang dami mong iniindan, sakit ng tuhod mo, sakit ng likod mo. Tapos feeling mo, nagsasag na yung skin mo. Ang vein, ano? Nagsasag na yung skin mo, nagda-dry na yung skin mo. Hindi ka na sing adorable, as lovely as before. Feeling mo ganun. Pero imagine this, no? Pinapangakuan tayo na we will have a glorified body with Jesus Christ. Okay, magkakaroon tayo ng glorified body with Jesus Christ. So imagine that, no? Ayun yung argument nung dito ni Paul, eh. Kasi sabi niya, paano nga pag namatay, paano ka ma-resurrect? Eh, yung katawan mo, decaying na. So, yung pinapangako sa atin ng Panginoon,
na bibigyan tayo ng katawan. Mamaya pagdadaanan natin yon. Bibigyan tayo ng imperishable bodies. Kung dati, feeling mo, pag natapat ka lang sa dilim, hindi ka na makita. pag ngayon, pag glorified body ka na, nagniningning ka na. Okay, pakiting nga po yung mga katabi ulit, nagniningning pa ba? Oh, between walang ningning na yata, eh, joke lang. Okay. So, there's this man, he was delivered from drugs. Sabihin, natigil na siya sa pagda-drugs, and may isang moment na inoferan siya dong sindikato. Inoferan siya na samahan niya lang yung isang shipment ng drugs, bibigyan siya ng 20 million pesos na lang. O sige, bibigyan siya ng 20 pesos, samahan niya lang yung shipment ng drugs. Deal or no deal? Parang nag-anod kayo dun ha. Parang hindi na-convince ha. Deal or no deal? 20 million, secured na yung future ko at ng mga anak ko. Okay na sana eh. Kaso, eh nga eh, may ilan talaga, may involved ka sa drugs. You know what he did? Dahil nga nakakilala siya sa Panginoon at ang security niya, ang hope niya nasa Panginoon, no deal siya. He turned down the offer. Kahit gano'n pa kalaki yan, no, hindi ko tatanggapin yung offer. Diba? So sana ganun din tayo, no? Okay, now going back, in-explain din ni Paul yung mangyayari. Kasi diba, ang argument, walang resurrection. Diba? So yun yung argument. So binanggit dito ni Paul, inisa-isa niya yung mga mangyayari. Kasi again, the biggest question is, anong itsura pag na-resurrect ka? Na-resurrect ka, tapos lanot-lanot yung balat mo, diba? Ang pangit tingnan. Pero hindi ganun eh. In-explain ni Paul dito yung mga mangyayari. Sabi doon, the dead will be raised imperishable. So sabihin, walang evidences na nag-decay, imperishable. Hindi na nagde-decay, hindi na bubulok, hindi na naglalapnos yung balat, imperishable. And we will be changed. And i-explain ni Paul yan dyan. And sabi nga, ito yung argument po ni Paul, hindi ko na isa-isahin, pero i-explain lang dyan na yung perishable, mapapalitan ng imperishable, yung mortal bodies natin, mapapalitan ng immortality. So magkakaroon talaga ng change. So again, kung hindi ka masyadong happy na sa katawan mo ngayon, our hope is that pagdating ng glorious body, ito na. Here I am, glorious body. Anyway, joke lang yun. Okay, again, the promise is napaka-glorious ng future natin. Lahat ng to, yung meron tayo ngayon, mapapalitan ng glorious, ng glorious body or na imperishable. Okay? So, we who are followers of Jesus will receive a, pakibasa ngayon naka-yellow, 1, 2, 3, go, new at our resurrection. So, new glorified body. Kung kagaya ni Jesus Christ nung nabuhay siya from the dead. Our imperishable body, yun yung magkakaroon tayo that's fit to dwell in heaven forever. Okay? So, I hope na-excite kayo doon. And ito, sa 1 Thessalonians, in-explain lang din dito ni Paul yung sequence, paano mangyayari. So, some will be asking, paano mangyayari yun? Dito mo pasok yung tribulation, pre-trib, mid-trib, post-trib, pero hindi natin pag-uusapan yon. Pero, there are verses that explains yung mga pangyayari na yon. Kaya, if you wanna know more about the resurrection, if you wanna know more about salvation, if you wanna know more about the basics of our faith, please do attend our GLC classes. So, wala pang schedule, but stay tuned for announcements. Magkakaroon tayo ng mga GLC classes. So, again, our main big point for this afternoon, 1, 2, 3, go! I have? Yan, very good. Lumalakas sa hope. So, next. So, bukod sa may assurance tayo na buhay si Jesus, may assurance tayo na napatawad yung mga kasalanan natin, may assurance tayo of a glorious future with God. Pangalawa, meron tayong na-overcome natin yung sin and death. So going back to 1 Corinthians 15, sabi doon, si Jesus Christ na to, then the end will come when He hands over the kingdom to God the Father after He has destroyed all dominion, authority, and power, at yung last nga to be destroyed na enemy is death. So the moment that Jesus Christ resurrected from the dead, na-destroy niya, na-overcome niya pati yung death. So it's not just sin na na-overcome ni Jesus, but even death. Kasi yun yung pinakamatinding kalaban eh. Na kung hindi na-overcome ni Jesus ang death, wala na. Lahat tayo are bound to death, eternal death. So sabi sa 1 Corinthians 56-57,
The sting of death is sin, and the power of sin is the law. But thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. So, pakibasa nga po ito ng sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Ayan. Pakitinan po yung katabi nyo, pakisabi, we are victorious through Christ. Ayan. Yung mako-convince dapat natin sila. Okay? So, lahat po tayo, victorious na tayo in Jesus Christ. So kung feeling mo palagi ka na lang talunan, palagi ka na lang nahuhulog sa kasalanan, i-claim natin 'to. Baka kasi mamaya naka-wire na yung brain mo into thinking na hindi na ako makaahon sa kasalanan, lagi na lang ako nagfi-fail. Maybe this time you need to change your thinking. You have to keep believing that through Jesus Christ, wagi na tayo sa kasalanan. All right? So at this point, I want to call on a dear brother, okay, to share with us how God delivered him from hopelessness and how God helped him to overcome yung ilan sa kanyang mga struggle. So let's all welcome Brother Billy De Ocampo. Nagtatrabaho ako sa isang high-paying job. Sobra pa nga sa pangangailangan namin pamilya. May sasakyan at bahay na maayos. Sa trabaho kong ito, nakatanggap ako ng maraming trainings abroad. I was so proud of myself. Masarap pa pakiramdam yung pag may gusto ka, kaya mong bilhin agad nang di nag-aalala sa budget. At dahil sa may pera at walang Panginoon, malaya akong gumagawa ng mga sins gaya ng gambling, drugs, and womanizing. Hindi rin ako involved sa pagpapalaki sa mga anak ko. I was physically present with them. I was emotionally unavailable. Iniasa ko ang mga ito sa aking asawa, thinking na well-provided naman sila at wala silang dapat ireklamo pa. Pero kahit ganun, pakiramdam ko may kulang sa akin. May lungkot sa dibdib ko na hindi mapunan ng mga material na bagay at worldly na mga bagay. I ask myself, why do I still feel empty despite having almost all the things a man can ask for? Nakaramdam ako ng saya pero mabilis din itong lumilipas. The more I try to cope up with my lifestyle, mas lalo akong nalulubog sa kalungkutan. Nung July 2019, I'm still trying to control my life. I consulted a psychologist and ultimately, I was diagnosed with clinical depression. Even sa sitwasyon na ito, hindi ko naalala o naisip ang Diyos o kahit man lang tumawag sa Kanya sa panalangin. Instead, nag-take ako ng antidepressants pero walang effect sa akin. I still felt miserable and empty. Hindi ko na kayang i-handle yung pressure sa pamilya at trabaho. Kaya nag-attempt ako to take my life para tapos na. Ngunit hindi ko tinuloy, naisip ko ang pamilya ko. Sinabi ko sa asawa ko na may suicidal thoughts na ako, kaya nag-decide kami na tapusin ko na lang yung contract ko sa work. I endured that struggle until January 2022. I was spiritually dead. Malapit na ako sumuko. Madilim ang mundo. Parang may mabigat na bagay na nakapatong lagi sa dibdib ko at lagi akong takot. At habang nag-scroll ako sa social media, may napadaan sa newsfeed ko na video ng isang CCF preacher at sabi, wag daw akong susuko dahil may Diyos. Pagkatapos ko mapanood yung video, a miracle happened. Parang may kidlat na pumasok na hope sa puso ko in an instant. Hindi ko ma-explain yung pakiramdam ko at that moment, pero I can feel the comfort of Jesus na pumapasok sa puso ko. Nasabi ko sa sarili ko, ito na pala ang matagal kong hinahanap. Ang pupuno sa kakulangan sa puso ko ay walang iba kundi ang Panginoon. Pakiramdam ko ay niyakap niya ako at that moment. Nagkaroon ako ng pag-asa magpatuloy pang mabuhay. At dun ko na-realize na nilagay ko pala ang hope ko sa status at possessions ko. And a clear invitation galing kay Lord na ibigay ko sa Kanya ang buhay ko at ganun na nga ang ginawa ko. And it changed everything.
Yung dating madilim na paligid, naging makulay lahat ng bagay. Yung takot, napalitan ng ligaya. Parang bumalik ako sa pagkabata na walang inaalala. The Lord completely healed me from my depression and anxiety. My greatest cure is Jesus' touch. Finally, nakalaya na ako sa stronghold sa buhay ko. In John chapter 14, verse 6, Jesus answered, "I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me." Ako ang isa sa mga buhay na patunay na ang tunay na daan, katotohanan at buhay ay ang Panginoong Hesukristo lamang. Nagawa ko na ring talikuran ang mga dati kong bisyo at masasamang gawain. I am also intentionally discipling my children and my family. I'm also serving as a volunteer sa CCF Sports. Lahat ito ay bunga ng grace ng Panginoon. Ngayon ko naramdaman yung pagiging tunay na mayaman. Hindi sa material na bagay, kundi sa pagmamahal ni Lord na aking madadala hanggang sa kabilang buhay. I'm Billy De Ocampo, once a proud and self-reliant person, but now a fully servant to the Lord. To God be all the glory. Praise God. Can I request is Jessica to come on stage? Ayan, so nakita niya po, no? Sabi niya, his hope is not on, hindi na sa mga possessions or yung status niya or yung career niya. But his hope is in the Lord. So I can see, sa ngayon, walang works si Brother Billy, but he's doing yung mga riders, no bo? Nag-rider siya to provide for the family. And still, he's seeking opportunities kung saan siya dadalhin ng Lord. And I praise God for this couple kasi talagang they've been an encouragement for all of us. Kung paano sila, paano nag-work yung God sa buhay nila every Sunday that we meet or every time makikita namin sila, sobrang nakaka-bless. So can we just all extend our hand sa mga kapatid na ito and let's pray for them. And let's pray. Heavenly Father, Abba Father, maraming salamat po sa pamilyang De Ocampo. Thank you for using them to be an inspiration to all of us, Panginoon, na through their story, kami din, somehow, nagkaroon kami ng spark of hope, Panginoon, that nothing is impossible for you. Even to the point of hopelessness, to the point of depression, we know nothing is too hard for you and that we can always find hope through Jesus Christ. And I just pray for this entire family, patuloy mo silang i-bless, your Brother Billy, Sis Jessica, as they lead their family. I pray, Panginoon, that you grant them the favor, that you grant Brother Billy the opportunity to get a stable job pa rin, to provide for his family, while at the same time, yung hope niya nasa iyo pa rin, Panginoon. Not on his status, not on the material possessions. At I pray, Father, that more of you will be revealed in their lives at patuloy ka nilang i-please, patuloy ka nilang i-pursue sa kanilang pamilya, Panginoon. May you continue to protect this family and talagang gamitin mo sila mightily, Father, na maka-reach out pa sila ng marami pang mga tao and bring glory to your name. Salamat po. We lift them up to you in Jesus' name. Amen and amen. Thank you, Pamilya De Ocampo. So, alright, going, masabi nga niya, di ba, nilagay niya yung hope niya doon sa mga perishable things. Material possessions, yun sa career niya, pero tinalikulo niya yung lahat yun kasi I believe the Lord is teaching him something, no? Tinuturoan siya ng Lord to be more dependent on Him. So, again, our message for this afternoon with God's love and the resurrection of Jesus Christ. I have? Yan, okay. So, going back, so overcome sin and death. Pag-usapan, sabi ni Brother Billy kanina, na the Lord is now using him to intentionally disciple his family and he's also discipling yung mga kids na hinahandle niya sa sports ministry. So, definitely, yung resurrection ni Jesus Christ has given us a purpose. So, kung dati, walang direksyon, you just go with the flow. This time, you're going with God's flow. Okay, ako go with the flow ako eh. Pero nung nakilala ko si Christ, I'm going with God's flow. Wherever the Lord leads me, there I go. Diba? So tayo, may purpose din tayo. So ano yung purpose? Like sila Paul. Sabi ni Paul, bakit every hour nilalagay namin sa panganib yung sarili namin? Bakit every day I die daily? Ayun yung sabi ni Paul dito eh. So with that, we can see that Paul is purposely living for the gospel. And by the way, isa rin to sa pwede nating maging reason bakit natin pinaniniwalaan that Jesus rose from the dead. Kasi yung mga disciples, imagine no, nung pinako si Jesus Christ on the cross, yung mga disciples, anong ginawa nila? They went into hiding. So nagtago, nagpulasan yung mga disciples nung hinuli si Jesus Christ at nagtago sila. Pero the moment na nakita nilang nabuhay ulit si Jesus Christ, anong ginawa ng mga disciples?
Nag-scatter sila. Pero nag-scatter sila, ang ginagawa nila, pinoproclaim nila na buhay si Jesus Christ. And they're very much willing na talagang harapin yung persecutions every day. Handa silang harapin na kahit mamatay sila, proclaiming the gospel, ginagawa nila. Bakit? Kasi they are sure na buhay si Jesus Christ. Okay, so ayun yun. Kung kayo po ba, no? Are you willing to die for something na hindi totoo? Hanggang sa huling hininga mo, paninindigan mo yung kasinungalingan. So I doubt. So ganun din yung mga disciples. So this is also one reason why we say that Jesus truly is alive. Jesus truly raised from the dead. So sila, namumuhay sila for the gospel. So tayo din, when Christ resurrected, tayo din, binigyan tayo ng God ng purpose. That is to share His love to the people around us. Isa yun sa purpose natin. Another thing, sabi dito ni Paul sa mga taga-Corinthians, do not be deceived. Bad company, hindi to kumpanya ha, ng trabaho nyo. Okay, bad company, yung mga tao sa paligid natin, our friends na hindi magandang impluensya, it corrupts good morals or good character. Kaya sabi ni Paul, become sober-minded as you ought and stop sinning. So isa sa purpose ng God for all of us is holiness. Dahil nga pinatawad na tayo sa kasalanan, na overcome natin yung sin and death, God expects us to live holy lives. Sabi nga, 'di ba? Because I am holy, you should be holy. So that's another purpose ng God sa atin. When Jesus resurrected from the cross, from the dead, God is expecting us to also live holy lives, holy and pleasing sa harapan niya. Third thing, binigyan tayo ng Lord ng purpose to serve. Okay, whatever capacity na meron kayo, talento, talino, kakayanan na meron tayo, God is encouraging us to serve. Again, with whatever capacity that He's given us. Sabi nga dyan, always abounding in the work of the Lord. So this time, I just want to acknowledge lahat po ng mga volunteers natin. Pwede po bang palapakan natin yung mga masisipag nating volunteers? That Sunday after Sunday, sila yung nakikita natin, bumabati sa atin, ngumingiti sa atin, kahit parang paulit, ako kanina, nakailang daan na ako, ganun pa rin sila ng ganun sa akin. Good afternoon pa rin sila ng good afternoon. Walang tigil na bumaba, nag-aasikaso sa atin, nagsiserve sa atin. So we praise God for all our volunteers. Yun yung sabi natin, abounding in the work of the Lord. So tayo din po, we're all being called by the Lord to serve kung ano man yung binigay niya sa ating kakayanan. And to all the singles out there na mentioned kanina, sa mga singles, may mga singles ba dito? Ayaw nyo magtaas ng kamay? Sige. Okay. Mga singles, we would like to invite you, if you know more about God's purpose and how you can make your lives count, attend kayo on April 6. This is the singles kick-off session. Mag-register lang kayo. The QR code is on the screen or you can follow nga yung page natin, B1G Marikina, to know more about this topic na pag-uusapan natin on April 6. Alright? So at the same time, I mentioned din kanina, may mga opportunities to make use of our talents, to serve the Lord with our talents, like yung audition for Exalt. Lapitan nyo lang po yung mga D-group leaders nyo. You can ask them, uy, D-group leader, I have this talent for smiling. Okay? Mayaman ako sa ngiti. Genuine ang mga ngiti ko. Maybe I can volunteer as an usher. Ganun, di ba? Pagamit natin sa Lord. Kapatid, ganda lang yung meron ako. Kapugian lang yung meron ako. Edi paghamit natin sa Lord dyan, mag-usher ka, mag-marshal ka. So anything binigay sa atin ng Lord, it's a purpose from God na gamitin natin yan for His glory. So the last but not the least, letter E, empowerment to serve. So Paul concluded yung buong 1 Corinthians 15. So after niyang i-address yung issue about the resurrection of Jesus Christ, he ended. Therefore, pag sabi din therefore, conclusion yan. Diba? When he said therefore, ano sabi ni Paul? My beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord. Ang encouragement ni Paul sa mga kapatiran, sa mga Corinthian church, be steadfast, stand firm, huwag kayong papatinag. Be immovable, huwag kayong papatinag. Ano man yung problema, ano man yung frustrations, ano man yung disappointments, discouragements na kaharapin natin along the way, huwag kayong papatinag. Always abound in the work of the Lord. Bakit? Kasi knowing that your toil is not in vain in the Lord. So for so many years, ini-invite mo yung mga mahal mo sa buhay, mga kaibigan mo, katrabaho mo, for so many years, pinagpe-pray mo na sana yung asawa ko makakilala sa Panginoon, sana yung mga anak ko, mga kapatid ko, kamag-anak ko, magulang ko makakilala sa Panginoon. For so many years, you've been praying, at tingin mo walang nangyayari.
Ikaw naman as D group leader, ang tagal mo nang dinidisciple hanggang ngayon, ganun pa din, wala kang nakikitang changes, huwag natin pagsawaan, mga kapatid. Kasi sabi dyan, your labor is not in vain. Darating ang panahon, aanihin mo rin yung tinatanim mo. Patuloy ka lang mag-share ng gospel, patuloy ka lang mamuhay na kung paano gusto ng Panginoon na mamuhay ka, eventually darating ang panahon, sila mismo yung lalapit sa'yo. Uy, gusto kong makakilala sa Panginoon. Gusto kong tanggapin yung Jesus na meron ka. Gusto kong mamuhay na kagaya mo, na punong-puno ng pag-asa. Ang mahirap kasi, sinasabi natin buhay si Jesus, pero buhay natin lalempot-lempot. Diba? Yung sabi mo, naniniwala ako kay Jesus, pero yung buhay mo parang lagi kang talunan. Parang yung buhay mo lagi kang walang Kristo sa buhay mo. Sorry sa tatamaan, ano? Pero minsan yung nakakalungkot eh, no? Hirap yung ibang maniwala na buhay si Jesus kasi hindi nakikita sa atin na buhay si Jesus. Kaya reminder sa atin, Paul, be steadfast, immovable. Lagi tayong mag-umapaw sa paglilingkod sa Panginoon. Alright, so pakibasa nga po ito sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Let's love! Walang humpay. O diba? Punong-puno ng fire, punong-puno ng passion, yung pagmamahal natin at pagsuserve. Okay? So ito, I want to end with this, no? Ito yung sinabi ni Jesus Christ nung mamamatay na siya. Sabi ni Jesus Christ, He said, it is finished. Pag sinabi natin, it is finished, sabi niya, tetelestai, meaning, to bring to an end, complete, and fulfill. Sabihin niyan, it's a perfect tense. Nakakover niya past hanggang sa present ang effect niya. So when Jesus Christ said, tetelestai, it is finished, tapos talaga hanggang sa present time. Kagaya nito, ang mga workers or mga servants, syempre may papagawa yung master. So pagkatapos gawin ng servant yung pinagawa ng master, sasabihin niya, tetelestai, it is finished. Pag sinabi ng servant na it is finished, ibig sabihin, tapos na. So just like Jesus Christ, si Jesus bilang servant, binigay niya yung buhay niya para sa kabayaran ng mga kasalanan natin para makumpleto yung mission ng Father sa Kanya. Okay, namatay si Jesus Christ on the cross to fulfill yung mission ni God sa Kanya to pay for our sins. Kagaya rin niya nung isang mga farmer or mga priests. Ang ginagawa nila, before nila i-offer yung isang lamb, kailangan nilang i-check for any blemishes. Bago i-sacrifice, make sure na malinis, make sure na walang imperfections yung lamb. At the moment na ma-check nila na okay na, anong sasabihin ng mga farmers? Tetelestai. So it is finished. So just like Jesus Christ, si Jesus Christ po yung Lamb of God. Perfect, sinless, at yung nag-iisang acceptable sacrifice para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Tetelestai. So kagaya din ng pag may utang sa kanila during the time, may kontrata, sinangla mo yung kalupaan mo, yung property mo, okay, may utang ka, may kontrata kayong pinilmahan, the moment na ma-fully paid mo yung utang mo, ma-fully paid mo yung agreement ninyo, ano sinusulat sa kontrata? Tetelestai. So it is finished. It is paid in full. So kagaya din ni Jesus Christ, the moment He died on the cross, yung ating mga utang dahil sa ating pagkakasala, fully paid na. Diba? Fully paid na yung mga utang na atin, yung utang natin sa Panginoon, yung dahil sa mga kasalanan natin. So ganun po yung ginawa ni Jesus Christ for us. So kung may resibo, naghahanap kayo ng resibo, di ba? Mahilig tayo sa resibo, ito yung resibo. At ang nakalagay sa resibo, fully paid na ni Jesus Christ yung ating mga kasalanan. Amen po ba doon? Fully paid na yung ating mga kasalanan. And nasabi ni Precept Austin, yun daw resurrection ni Jesus Christ, yun yung amen ng Father nung sinabi ni Jesus Christ na it is finished. Nung sinabi ni Jesus Christ, tapos na Lord, nagawa ko na yung purpose ko, nabayaran ko na, natubos ko na yung kasalanan ng sangkatauhan, it is finished, yun yung amen ni God. Jesus, amen, tapos na. Wala nang utang ang sangkatauhan sa akin, nabayaran na yung kanilang mga kasalanan. So again, with God's love and Christ's resurrection, we have hope. And I want to talk to 3 people right now. So siguro as the worship team are playing music, I want to talk to 3 people right now. So una, mayroon siguro dito mga skeptics. Now, for the longest time, nag-a-attend kayo siguro dito or baka nanonood kayo dyan o napadaan lang kayo on our Facebook page or YouTube, skeptic ka. Hindi ka naniniwala na may Jesus Christ. Hindi ka naniniwala sa Bible. Gawa lang ng mga tao yan eh. Hindi ka naniniwala.
doubt, ano, parang talagang sold out ka, sarado ang isip mo, hindi totoo na may Jesus Christ. So I believe the Lord is talking to you right now. Or maybe some of us, doubtful. Feeling mo, mamahalin ba ako ng isang Hesukristo? Mamahalin ba ako ni Jesus Christ? Eh, makasalanan ako eh. Hindi nga, paulit-ulit ako sa kasalanan ko, matigas ang ulo ko. O kaya parang wala na akong pag-asa kasi wala, hindi ako makaahon sa kasalanan eh. Maybe you're that person right now. O kaya, in your mind, yung sagot mo kanina, how sure that you're going to heaven, wala ka pa sa 10. Asa 5 ka, o baka mas lower pa. Hindi ka sure about your salvation. I believe the Lord is talking to you right now. Ina-address ka ng Panginoon ngayon na anak, panghawakan mo yung kaligtasan mo. Panghawakan mo kasi sabi ko, it is finished. Or maybe ikaw yung third person na matagal ka ng Kristiyano pero feeling mo palagi kang talunan. Natagal mo ng Kristiyano, nag-a-attend ng church, nag-DD group, nagsiserve, pero feeling mo, Lord, ang daming taong ko na naglilingkod sa iyo, ang tagal ko na nag-church, pero hanggang ngayon, feeling ko, talunan pa rin ako. Feeling ko, paon pa rin ako sa kasalanan. Feeling ko, wala pa rin akong pag-asa. Lord, parang hindi ako karapat-dapat of your love. Maybe you're that person right now. So, I request everybody to just close your eyes. Never mind the person beside you. Just close your eyes. And I want us to come to the Lord in humility. Lapit tayo sa Panginoon in humility. If you are any of this group of people, I believe the Lord is talking to you right now. I believe the Lord is telling you right now, anak, Jesus Christ died on the cross for your sins. Jesus Christ has been buried and He was raised from the dead para ikaw, anak, may pag-asa. Para ikaw, anak, paniwalaan mo na may buhay ka kasama ko. Na anak, paniwalaan mo yung mga pangako ko sa'yo. Feeling mo talunan ka, feeling mo you're lost, feeling mo hindi nagbubunga yung ginagawa mo sa Panginoon. I believe the Lord is telling you right now, anak, your labor is not in vain. Huwag kang sumuko, huwag kang mapagod, magpatuloy ka lang. Because in time, in my perfect time, magbubunga yung lahat ng tinatanim mo. Sige, so we just, can I request everyone to just raise their right hands? Hawak po natin sa ating mga dibdib, sa ating mga puso. As we come in prayer, let's pray. Heavenly Father, we just come to you right now in all humility. We come at the throne of your grace. We ask forgiveness, Father, for our sins and shortcomings. Lord, we acknowledge na hindi kami deserving sa pagmamahal mo. Hindi po kami deserving sa kabutihan na pinaparanas mo sa amin. Hindi kami deserving to just even be here, to just be in your presence, Panginoon. Wala kaming karapatan. Ang tanging deserve lang namin is yung wrath mo, yung galit mo sa amin. Lord, salamat because we know that despite all that, minahal mo kami ng kung ano kami. Despite gano'n kami ka-skeptic, despite na gano'n kami ka-doubtful, despite na feeling namin lagi kami talunan, paulit-ulit kami sa kasalanan, you loved us the same. Salamat po for that, O Father. And right now, we come before you, we kneel at the throne of your grace. We ask, Panginoon, na this time around, tulungan mo kami to believe your promise in your word, to believe in the resurrection of Jesus Christ, to believe that Jesus Christ is our living hope, na may pag-asa kami, Panginoon. Pag-asa na ma-save kami from the darkness that we're in right now. Pag-asa na makaahon kami sa pagkakalugmok namin sa kasalanan. Pag-asa na someday, Panginoon, may experience namin yung glorified future that you have laid down for us. That someday we get to experience that inheritance that you have reserved for us in heaven. Salamat po sa mga pangakong yun. And I pray that as we come to you right now, punuin mo yung puso namin ng kagalakan, knowing that Jesus is alive. And we pray that as we move out of this place, babaunin namin yung pag-asa na yun, Panginoon, na talagang makikita sa buhay namin na buhay ka, Panginoong Hesukristo. Makikita sa buhay namin, makakasalubong kami ng mga tao, makikita nila na buhay ka, Panginoong Jesus. Yun po yung dalangin namin, Father, wherever we go, we will proclaim your goodness. We will serve your purpose for our lives. O Heavenly Father, salamat po for the forgiveness of our sins. Salamat po for the promise of eternal life. Salamat po that all your promises in your word, everything that's been said in the Bible is true. At pwede namin talagang paghugutan ng pag-asa
ano man yung dumating na challenges sa amin along the way. Salamat po, Panginoon. At salamat sa buhay ng mga kapatid na ito na nandito ngayon. Salamat po, Father. And thank you, Holy Spirit. May you dwell in us. May you fill us moment by moment. At talagang, Lord, i-transform mo kami in the likeness of Jesus Christ. Salamat po. And once again, thank you, Holy Spirit. Thank you, Father. Thank you, Jesus. All praises, all glory, all honor we lift up to you in the mighty, powerful, victorious, and sweet, sweet name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Everybody say, amen and amen. Amen and amen. Shall we all rise? Shall we sing this song for our God, for our living hope? Amen. Came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe. Out of the silence, come on. The roaring lion declared the grave has no claim on me. Then came the morning. Still a promise, your very body began to ring. Out of the silence, the roaring lion declared a grave has no claim on me. Jesus, yours is the victory. Broken every chain, there's salvation in your name, Jesus Christ, that's our church. Hallelujah!
Everywhere. For our first-timers, ang ating welcome center ay nasa inyong kanan. Maaari lamang pong pumunta sa inyong kanan. And if there's nothing else, now go and serve your King. If this is your first time attending CCF Marikina, we would like to invite you to the Welcome and Prayer Center. God loves a cheerful giver. Tithe boxes are located around the worship area. You may drop your offerings or scan the QR code. Thank you for worshiping with us. See you next week, and God bless you all.